Hello everyone, so in this video pag-usapan natin Honda Click 125 V2. Papalitan natin yung coolant niya and at the same time i-drain natin yung radiator. So this is the Honda Click 125 V2. So punta tayo sa bandang radiator at papalitan natin yung kanyang coolant. So kanina tinanggal na natin yung pinaka cover ng radiator. So ito yung pinaka cover niya. May tatlong screw na ganito ang size. Hindi ko lang sure kung number 9 or number 8 to yung hex, no? Lakas yan kung less, kasi itong pinakamababa ko rito is 10. I'm not sure if it's 9 or 8. So lakas tayong pang sukat. So ito yan, nakaganyan yan. So you have to remove all of the screw. Ngayon ang problema, when you're removing this cover, hindi mo maaabot yung pang tatlo, which is narito pa banda. Okay, kita naman siguro. So you have to use a wrench na ganito, yung paway, or kung may mahaba ka na ito, ganitong size. I'm not sure if it's 8 or 9. Tapos kakasyang kasya yan dito. Kung mas mahaba kayo, mas mahaba pa kayo dito na number, ayun nga, yung wrench na yon, maaabot nyo yung pinaka pihitan. Pero sa himo ng kaunti, magagasgas ng san ng bahagya yung failings mo dito sa gilid para mabuksan mo dahan-dahan counterclockwise hanggang sa bumuka at mabuksan mo to at matanggal. Okay, so now that is out of the way. Usually yung mga nakamotor, hindi na nila binabalik yung cover, gumagamit na sila ng aftermarket na takip para sa radiator. Kung tatanungin nyo ako, parang hindi ko advisable gawin yon kasi easily accessible ang drain plug, which is ito ng coolant at ng radiator mo. Okay, so meron kang tatlong tatanggalin para ma-drain mo fully yung coolant ng cooling system ng Honda Click 125. Ito yung isa. Tapos meron pang isa sa ilalim dito banda sa may makina. Pag hindi nyo kasi pwede nyo ito lang tanggalin nyo, pero ang problema may maiiwan na coolant sa loob ng engine. So medyo madami-dami din yun. So kung kailangan nyo na talaga magpalit ng coolant, better tanggalin nyo rin yung sa engine, no? Pangatlo is yung reserve na naririto. Okay, so bakit ba tayo nagpapalit ng coolant? Kasi itong coolant made out of glycol, may expiration to. No? At the same time, pag lagi siyang ginagamit for cooling, bumababa yung efficiency niya. Isipin mo na lang, ang advisable is up to 3 years na ginagamit mo yung Honda Click, magde-drain ka talaga nito. Pero yung iba, kung talagang maalaga sa motor, minsan isang taon lang, dine-drain na talaga nila yan para mas effective to. Hindi mag-overheat yung makina, at nakaka-prevent siya sa rust and corrosion. Itong ginagamit natin, Preston coolant. Actually, you could buy the concentrated. Yun nga lang, magdadagdag pa kayo ng distilled water para ma-dilute. So kung ako tatanungin nyo, mag-ready to use na lang kayo. Any coolant will do as long as para siya sa radiator. So make sure na laging maayos ang coolant mo at like ka nag-change oil. Okay. Ang gagamitin natin dito is yung flower. Problema ko, I don't have a flower type na ka-size niyan. Ang meron lang ako is size, I think it's 8mm yata itong flower natin na tool. Ito, hindi ka siya, oh, maluwag. So, ang isang option nyo, kung meron kayong flat screwdriver ba to? Medyo sakto, make sure lang na sakto siya sa kabila nung isang side ng flower. Tama. Okay. Lalapit natin ang konti. Ayan, flower siya, di ba? Sakto, di ba? Sakto. Ngayon, dahan-dahan ang pagpihit, no? Bubuka yan. Okay? So, ganun lang ang gagawin ninyo. Kung sakaling wala kayong flower na screw. Tapos, make sure na malamig ang makina, no? Malamig.
para pag pagbukas nyo nitong plug ng radiator, hindi mainit yung coolant na tatalsik sa'yo. Tumatalsik siya. Lalo kung first time mo hanggang sa tumagas. Asahan nyo na may tatalsik ka o kayo magugulat. Ayan. Medyo maluwag na. Pwede mo na siyang kamayin. Medyo mainit siguro to. Hindi ko alam ha. Pag mainit, hindi sorry. Basta make sure nyo na malamig yung makina. Pagtanggal mo, yan tatal. Bubulwak yan. Open na to. No? Counterclockwise. Ayun. Hindi ko pala nabuksan. Okay. Ayan. May kakagatan lang. Ayun. So, ito yung pinaka cover ng radiator. Kita nyo yung tsura. No? Ngayon, tingnan natin pagka bagong bukas yung coolant, no? Ito, Preston, I'm not sure. Baka naman. Okay, so, buksan natin. Tingnan lang natin kung ano pinagkaiba ng kulay, no? Medyo, makinis pa ito. Para makita nyo lang ang kulay. Diba? Bright. May pagka-bright green, no? Oh, ito yung matagal nang nagamit na coolant. Oh, ha? So hindi na siya ganun ka kalinis, no? Pagka yung medyo tumatagal na yan, medyo maitim na din. Ito. Okay. Okay, so hindi pa natin sasara. Bubuksan naman natin ngayon yung reserve. Kasi meron pang natitira diyan. Screw lang. Pagkatanggal mo niyang screw, matatanggal tong cover na nakaipit lang din. Okay. Medyo madumi lang yung lagayan natin. Ayan. Actually, mukhang tumapo na siya kanina nung tinagilid natin yung motor. So yung iba, sinasagad yung pag makikita niya. Teka. Ayun. Sige, habang hindi ko nasasaluhin, may tumutulo pa. Ayun. Galing na yan sa reserve. Ayun na, tumutulo. No? Yung iba, dito nila pinadine-drain. Pwede mo rin siya tanggalin through here. No? Tatanggalin mo to, luluwagan mo yung pinaka tawag dyan, parang kawad, tapos mapupul mo yung plug, dun mo i-drain tong reserve. Or yun nga, katulad sinabi ko sa inyo kanina, kung medyo kabado kayong magtanggal ng mga piyesang ganyan, tagilid nyo na lang, just make sure na hindi babagsak sa inyo yung motor. Ayan, hanggang sa masagad nyo yung coolant na natitira sa loob. Pag tingin nyo, drain na siya, no? Balik lang natin ito sandali. May isa pa tayong tatanggalin, no? Ang pinaka mahirap dyan is yung sa ilalim ng engine. Ito. Ito nyo yan. Yan ang pinaka plug, no? Pwede mo siyang padaanin galing sa ilalim nito. Yan. Kita nyo. Para madaling matanggal, no? Tapos gamit lang yung extension. Yan. Ano ba tawag dito, de? Ratchet? Ito, yung ganito. Ah, ratchet pala tawag yan. Tama nga ako. Meron dyan sa mga apple doon sa loob ba? Oo. Sigar ko lang. Wala mo ba? De? Binibidyoan ko lang. Okay. Ngayon, pwede kayong maglagay na kung pansalo or katulad ko, hindi na kailangan. No? Yeah, tanggalin lang natin. Ay, bali. Clockwise pala. Sorry. Ngayon, pag tinanggal nyo yan, may kasamang washer. Tingnan yung baka mawala yung washer. Ayan. Okay. Woo! Medyo mainit.
So ito yung screw, ingatan. No? Ah. Tapos salugalugin lang uli. Making sure na wala nang naiwan. Okay? Tapos balik lang natin 'to. Punasan niyo lang. Okay, so since drained na siya, ikabit lang natin lahat ng screw, no? Linisin lang muna. Para pag lagay natin ng coolant mamaya, swak na yan. Dito naman, medyo ingatan yung pagsara kasi made out of plastic lang tong pinaka-drain plug natin. No? Ingatan nyo lang. Baka masira pa. Hindi nyo kailangang higpitan na sobra. Sakto lang. Ngayon, lagyan natin coolant hanggang mapuno. No? Tingnan nyo yung kulay. Yung kita sana. Oo. Medyo bright green yung kulay ng kulay. Mukhang kukulangin tayo sa 500 ml. Pag kulang, bili lang kayo. Yun. Okay. Ayan. Mukhang sakto yung 500 ml. Although meron pa ako extra dito. So kung ako sa inyo, bilhin nyo na yung 1 liter na. 500 ml lang kasi yung nabili ko. So medyo kukulangin kayo. Okay, buti lang may extra pa tayong isang 500 ml. Kinulang. Make sure nyo punong-puno. Bakit? Bubuksan natin yung makina. Bababa kasi yan eh. Sa engine mismo. Para sigurado lang na walang bubble sa loob. Handa rin yun na siguro mga 5 minutes aga sa umikot sa loob ng makina yung coolant. Okay, so after nyan, ikakabit na natin itong cover. So after siguro mga 5 minutes na pandar, as wala nung bubbles, pwede na, sara nyo na lang. Yung ngipin ng cover, tapat nyo lang dito sa pinaka parang space na yan. Okay lang kung medyo tumapon. Kasi bababa pa naman yan eh. No? Yung teka ha. Kasi kanina baliktad. Okay. Nakaharap sa akin yung 108 danger. So, biniliktad lang natin. Okay? Make sure may laman ang reserve. So, since wala, lalagyan lang natin. Linisin niyo lang kasi yung akin medyo madumi talaga. Okay. Tapos lagyan natin extra pa hanggang upper. Bababa pa yan pag umikot na yung makina. Tingnan nyo kung tama na. Paano nyo makita? Alug-alugin nyo. Sobra tayo. Huwag yung ilalagpas sa upper kasi kailangan merong space yung pag may space pa yung coolant. Ngayon, since nakasara na to lahat, paanda rin lang uli natin ng another 5 minutes. Tignan natin kung bababa pa yung coolant. Okay? So, ganun lang ang pag-drain tsaka pagpapalit ng coolant ng inyong Honda Click 125 V2 and probably kahit yung 150 has a similar way of removing yung coolant. So ganyan lang ang pagpapalit. Tapos just get siguro bili kayo 1 liter na ng coolant, huwag yung 500 ml para at least kung may sobra, idagdag nyo na lang pagka nauubos yung reserve.
Okay, so we will end the video here. Hope to see you in the next one. Ingat lang sa biyahe. Give your Honda flick.